proud to present to you Noreen Capilis, the Goodbye Girl. At welcome po sa isang linggong tsikahan, Feb-ibig tsikahan na magaganap. And for today, ang ating unang makakasama ay ang The Goodbye Girl, Angelica Panganiban, together with JC De Vera and RK Bagatsing. But before that, let me say hello sa lahat ng nanonood sa atin ngayon dahil we're being streamed live sa different Facebook pages gaya ng Dreamscape Entertainment Facebook page, ABS-CBN Entertainment, iWantTFC, TFC The Filipino Channel, Star Magic, and iWantTFC YouTube channel. Hello po sa inyong lahat na nanonood and thank you for joining us this afternoon. Now, ito, pag-uusapan natin, ang kailangan itaas ng bandera ng mga single. Ba, hindi lang pwedeng couples na magse-celebrate ngayong Feb-ibig, no? Dapat pati mga single din. And gaya ng sabi ko kanina, punong-puno ng mga hugot stories ang napupulot natin dito sa The Goodbye Girl at sa mangyayaring kwentuhan ngayong hapon. Alright! Magandang tanghali sa'yo and magandang tanghali sa lahat ng kaibigan natin sa press and of course sa lahat ng nakatutok sa mga live stream channels natin. Hello sa inyong lahat. Ayan. Hello. Yan. Magandang tanghali sa inyong lahat at sa lahat ng nasa media na kasama natin ngayon. Hello po sa inyong lahat and thank you for joining us. Ayan. Hi! Hi everyone! Hi MJ! Hi RTIC! Imbis na nakasama natin. Thank you for your time. On a Monday, kailangan magsipag. So, hello everyone! Well, yun nga, si Y yung ex-husband. Or yeah, ex-husband ni Yana. And actually, parang sa kanya nga nanggaling lahat eh. Kasi bubog ni Yana yung sinulat niyang libro eh. So all the things na shinare niya dun sa mga live stream or vlog niya, it came from all the questions na tinatanong niya sa sarili niya dun sa relationship nilang dalawa ni Y. So, and for now, like for season one, marami rin akong questions sa totoo lang. So it's I'm looking forward also. Katulad ng mga kapamilya natin na naghihintay. Naghihintay din ako manood. Actually, looking forward ako mapanood yung mga episodes. Dapat si Y humingi ng porsyento dun sa book. That's a good idea. Kasi puro tungkol yung sayo nando dun sa libro eh, no? Jeff, ikaw naman. Yes, ako dito si Jeff. Ako yung nagpakita ng interest kay Yana to publish her own book. Dahil nga napapanood at nakikita ko yung mga vlog na ginagawa niya and it came to a point na kailangan ko talaga siyang makita at makausap dahil sobrang interesado ako sa kwento niya and as you watch the series, mapapanood niyo kung bakit ako very much interested sa buhay niya at sa mga sinasabi niya sa lahat sa mga vlog niya. So, yun muna. Very malaman yun, ha? Yung last part na sinabi mo. Ha? Interesting. Anggya, ikaw naman. Well, basically, parang napansin naman syempre dun sa trailer na si Goodbye Girl nga, magsisimula yung story mula nung nag-goodbye ang lahat sa kanya, ang trabaho niya, ang love life niya. Ang buhay niya talaga. So, ginawa niyang siguro therapy na rin na para i-improve yung sarili niya, makamove on siya and baguhin, ayusan yung mga maling choices na nagawa niya sa buhay niya. In a way, hindi niya napapansin na nakakatulong na rin pala siya sa mga ibang babaeng nasaktan at gusto rin mag-move on or gusto nang magising sa katotohanan sa ginagawa niyang proseso na pagsusulat ng libro or ng vlog bago siya umabot sa point na gumawa nga siya ng libro. So, naging inspiration siya at naging inspiration din na yung mga babae na sinusulat niya. Oh, naging accidental ano siya bigla, no? Parang love guru, parang ganun, eh, no? Parang heartbreak guru. Okay, hindi ko na patatagalin pa. Babasahin ko na ang mga questions na ipinadala sa atin ng ating mga kasamahan sa press. Unahin ko na. First time ko siyang nakasama.
Oo. Si JC matagal na, like magkasama kami sa Barara Sunday for the longest time. And sa mga pelikula, ang dami namin projects together. Nag-Mrs. Reyes kami, yes. Nag-gang show kami right before namin gawin tong Goodbye Girl. So marami-rami na kami pinagsamahan ni JC. Wala namang pa-improve lang nang pa-improve yung personality niya, lalo na syempre family man, di ba? Mas exciting ng kausapin dahil lumalawak na yung mga pananaw at aspeto niya sa buhay. Marami na kami pag-uusapan, parang puro inuman at na parang saan tayo bukas, yung gagawin natin. Ngayon parang may direction talaga yung taong kausap mo. So mas lumalim, di ba? Kay RK, nabigla ako na parang first time ko siyang nakasama. And kahit pa ulit-ulit ako magkwento noon, sinagaan niya. Tapos pinansin pa rin niya ako the morning after nung kwentuhan namin nung gabi. So parang naisip ko, mabait na tao itong si RK. Pinagtsagaan niya ako. Wow. At interesado pa rin siyang kausapin ako sa breakfast. Okay, kuna ko lang ng quick comments si RK at si JC sa narinig ninyo. RK, ko muna. Ako, yun na nga eh. First time kong maka-work si Angge. And I didn't know what to expect. So, nung nagkaroon kami ng time to talk, actually, dami ko natutunan sa kanya sa totoo lang eh. May mga tinanong ako sa kanya about, you know, career, and I even said na she's someone you know, who's been doing it for a long time already and at a consistent high level. So, sabi ko sa kanya yun. So, sobrang bilib na bilib ako doon. And yung mga ganun, sobrang na-appreciate ko ngayon eh. Now that diba dumaan yung pandemic and all of us are asking ourselves paano ba tayo, how to move forward, how to go back with our of all the things na ginagawa natin before, and paano ba natin papahalagaan dun? So isa sa mga naging conversation namin yung how she does it sa totoo lang. So natutunan doon, and so thankful ako doon. And yes, I will talk to you the next day and even the day after. Sure, yeah. Nice. Thanks, RK. Well, of course, very blessed ako every time na nasasama ako sa mga projects na nandun si Angge. Feeling ko talaga every time I work with her, inspired ako and motivated. Kasi nga, to be honest, I think this is the first time na maririnig ni Angel to na I look up to her. Kasi nga, in terms of yung pagiging vet niya sa acting, alam mo yan, kahit anong genre yan eh. Mapa-drama, mapa-comedy, rom-com, any genre na binigay sa kanya, palaging natatapos niya yung project with flying colors. Diba? Mapa-drama, comedy, palaging may flying colors. And it really inspired me na, alam mo yan, as an actor, na paano ba niya ginagawa talaga kasi to? Parang never at one point nakita ko siya na kinakabahan pa ba tong taong to sa pagpo-portray niya ng iba't ibang characters. Alam mo yan, gusto kong, alam mo yan, every project na ginagawa ko with her, palaging, alam mo yan, may something new. Meron akong napupulot na magandang tip or magandang way of attacking her character, and it inspires me a lot talaga na alam mo yun, I look after kasi nga the way she presents herself sa trabaho, always professional, always ready. Alam mo yun, yung mga times na feeling ko kinakabahan ako, kumukuha ako ng motivation sa kanya kasi nga alam mo yun, nakikita ko sa kanya na ito yung pinapakita niya sa mga kaeksena niya na this is how to do it. Alam mo yun. And very generous siya kasi pagdating sa acting. Kaya most likely, lahat ng mga makakasama niya sa eksena, gagaling din. So, very powerful siya pagdating sa ganun. So, alam mo yun, I'll never get tired working with her. Kasi nga, hanggang tumanda siguro kami, parang I'm sure maraming bago ipapakita si Angge. Nice. All right. Sa naman, special na to. Grabe.
Na-mention ni JC na parang, you know, she's done a lot of characters already, no? And for this, The Goodbye Girl, Angelica plays Yana. Sino ba si Yana? We have a special parang VTR that zones in on your character as Yana. Panoorin natin. Sorry, yun kasi yung magiging challenge every time na gagawa or tatanggap ka naman talaga ng isang project. So kapag may isang character na feeling mo and na-portray mo na katulad ng mga tipong babaeng heartbroken, paano mo iiwasan yun na hindi mo natanggapin, di ba? Eh sobrang typical nun, mangyayari at mangyayari na mabibigyan at mabibigyan ka ng role na heartbroken ka. So yung difference lang siguro is yung maturity din. Dahil nung ginawa ko naman yung tadhana, eh mas bata pa ako. And nung ginawa ko to ngayon, ay ilang years after na rin siya. Nasa mga 10 years na rin siguro. So sa 10 taon na yun, ilang bagahin na rin siguro yung napagdaanan ko at nabit-bit ko at nalagpasan ko para maging mas mature siguro, mas calm and collected siya kapag nasasaktan na siya this time. Right. Ang mahirap kasing, actually ang hirap na role na hinihingan ka ng advice pagdating sa pag-move on or tungkol lang sa buhay basically. Kasi parang, sino bang expert sa atin? Sino ba talaga? Kasi kahit ako gusto ko siyang kausapin, di ba? Parang ano bang tips and techniques talaga para mabuhay ka ng masaya ka na lang and hindi ka na mahihirapan at masasaktan. Pero, di ba, just be a friend and be a friend also to yourself na kung ikaw manghingi ka ng advice sa kaibigan mo, ano ba talaga or mangyari to sa kaibigan mo, ano ba ang gusto mong sagot? Ano, alam mo naman eh, ayaw mo lang harapin. Kahit yung mga kaibigan mo nga sasabihin na itong dapat mong gawin pero hindi mo yun gagawin, di ba? Kasi gusto mong matuto eh. So feeling ko yung life, kailangan mo lang matuto. So yun yung best advice, di ba? Matuto ka, ikaw lang din makakaayos niyan, ikaw lang makakaalam ng sagot. Kasi ikaw lang yung choice mo lang yan in life. Nakakatuwa na. Okay na, nabayaran ko na si JC sa sagot. Ang ipipan ng additional sa akin, na Gcash ko na eh. Na Gcash na. Hindi, pero alam mo kasi yung gay, minsan kasi, di ba, habang patuloy yung ginagawa natin mga projects, parang minsan kasi, hindi natin nabibigyan yung recognition yung sarili natin. Minsan nga, pag-uwi natin sa isang project, hindi natin alam kung maganda ba yung nagawa natin, kung pangit ba. Parang kinikriticize natin palagi yung sarili natin. And alam mo yan, as an actor, parang ang sarap din magbigay ng, alam mo yan, real comments sa co-actor mo, kung ano talaga yung nararamdaman ng co-actor mo towards dun sa mga katrabaho, di ba? Parang ang sarap lang kasi lalong-lalo na kapag malaki yung naitutulong ng co-actor mo. So, siguro madedescribe ko kay Angge na kung ano talaga yung favorite value na pinapakita niya sa akin is yung authenticity niya pagdating sa pagtatrabaho. Acting, the way she, alam mo yun, explains herself when she portrays a character. Kasi not every artist, kasi ako, masasabi ko talaga, very honest ako dito. Minsan, nahihirapan akong i-explain yung ginawa kong character. Hindi ko ma-put into words and then hindi ko siya ma-explain fully kung ano talaga yung lalim nung paggawa ko dun sa character. And si Angge, she's very vocal about it. She can speak her mind very well. So, yeah, yung authenticity niya, yun yung pinagusto ko. Kasi nabasa ko yung script for this project in particular. Pag iniwan ka kasi, ewan ko ah, pag iniwan ka kasi, parang nawawalan ka ng identity eh. Kasi parang matagal nang nakakabit yung identity mo dun sa kasama mo. So pag nawala yung taong yun, parang nawawalan ka ng, wala. Hindi mo alam kung sino ka, saka magsisimula ulit. And I think, ang maganda dito sa stories na to, papakita niya each episode magkukwento ng iba't ibang karanasan. Like iba't ibang angulo, iba't ibang stories. So, in a way, pwede mong makita yung sarili mo at matuto. Or kung hindi man ikaw, meron ka for sure nakakilalang kaibigan or kamag-anak na pwede mo rin i-parallel yung buhay nila doon. At the same time, you learn from how these characters
picked up themselves and moved on. Mm-hmm. Parang ganun. So I don't want to spoil kung ano yung, you know, each lesson sa makukuha natin, but it's really finding yourself. Eh. Yun lang yun, eh. Moving forward, how to, sino ka ulit, sino ba ako, ano ba yung gusto ko? Kasi madalas masyado tayong nagbibigay dun sa kasama natin. Nakakalimutan natin yung totoong sarili natin. Wow, self-love, no? Yung self-worth, yes, at saka yung self-love. All right. Next natin na question ay galing kay Von Bellinario of News. Mas masakit sa akin yung nang iwan. Kasi nga, alam mo yun, at the end of the day, meron kang, hindi pala meron, marami kang regrets sa buhay mo. And ako personally, I really don't like regrets. So, not like kapag iniwanan ka, you know, for yourself na alam mo yun, binigay mo lahat, ginawa mo yung dapat mong gawin, then pagkatapos ng araw, walang kang regrets, di ba? Right, right. Okay. Very, very vague. Ang hirap nung tanong. Correct, mahirap yung tanong. Actually, wala siyang right or wrong. It really depends on the person, no? So, okay lang yan. Okay, ang next... So, hindi ka lang ba? tulad na lang nung natanong na rin to sa nung ginawa ko yung Kank Show, kasi ang hirap magsabi ng alam mo kung ano yung linyang tatatak at sisikat, eh, di ba? Nasa ano yun, eh? Nasa market yun, nasa tao yun, eh. So, di ba? Ginawa mo lang yung job mo, ito yung ganito mo dineliver yung role mo, yung script mo, yung character mo. Kayo nang bahala. Kumbaga, nasa inyo na ang bola. Right. Pero may... Actually, depende pa rin yun sa director. Kung may mga directors kasi na talagang sinusunod nila yung script, meron din namang mga directors na pwede mong palitan, pwede kang mag-suggest kung pwede yun. So, kailangan may rapport kayo, alam mo kung ano talaga yung gusto ng katrabaho mo, di ba? Para maging collaborative. Right. Yun, pero... Paano ako nagpe-prepare sa mga lines? Yun ba yung tanong? Kasi katulad nung dating call, Ted Hannah, ang favorite line ko doon sa'yo, yung Gagi, hindi pa start. Yung tuwang-tuwa ako doon sa line. Ang liit-liit lang doon, pero tuwang-tuwa na ako doon. Yeah, di ba pa kayon, like, yung mga may mga, yun nga, katulad ni Directonet, pumapayag siyang mga adlibs, ganyan, mas casual, mas feeling mo kung ano ba yung babagay sa character mo. And karamihan naman ng directores, may tiwala naman talaga sa artista dahil silang may hawak ng characters nila, eh. So pwede nilang sabihin yun. Basta ma-justify mo lang sa huli, di ba? Pagka right, tinanong ko ng director mo, lalo na kung ang director mo, siya rin ang writer, di ba? So parang kailangan ma-explain mo yung mga ginagawa mo, lumalabas sa bunganga ng character. Pero yun siguro yung pinaka-importante is yung nasa isang path kayo ng buong creative team, pagmula director, writer, ikaw bilang artista, ng isa lang yung direksyon nyo para hindi kayo magtatalo and kung saan-saan mapunta and magkaroon ng sanga-sanga yung character para isang solid lang talaga siya. So bago ka pa pumasok sa work mo, alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin at dapat sabihin dahil alam mo na yung character mo. Naaral mo na ng husto dapat yun. Creative excuse? Siguro, creative way of saying goodbye. Parang ganon. Meron ka bang nagawa na before? Sasayaw ko na lang. Contemporary dance. Bye. I think it's parang wala, eh. You just really have to sit down with that person and maging honest, eh. Yeah. Diba? I think yun ang pinaka mahirap, eh, and the days leading up to that decision, parang kailangan mo talaga siyang pag-isipan, and you know kung ano ba talaga yung kailangan yung sa relationship, and kung hindi na magbigay yun, wala na akong ibang way kundi maging honest and right, pag-usapan, diba? Kasi mas lalo nyo lang sinasaktan yung isa't isa kung dinadrag na lang yung relationship ng hindi na talaga kayo. Yan, eh. So, noong una nga, na-hurt pa ako, eh. Pero, di ba, baby boy? pero,
kita mo naman ngayon, 'di ba? Parang wala eh. Ganun ka nakikita ng mga tao, eh. Mahirap na ikaw yung magdikta sa kanila kung anong gusto mong itawag sa iyo, like, sorry, I'm still not sure about that. Ano daw? Ano daw? I'm not sure about that. Nausap ako ni Siri. Sorry. Dumisagree sa'yo si Siri, girl. Kaya nga eh. So, hindi ko alam kung anong dapat itawag sa akin. Pero, syempre, may iba rin namang dating, di ba? May ibang impact din na may mga taong nilalapitan ka kapag hindi na nila alam kung sino pang dapat nilang lapitan. Like, nangyari na ba? No, I mean, 'di ba, nagsusulat sila ng mga letters or magtutweet sila or mag 'di ba, yung mga ganun. And nung ginawa ko yung Ask Angelica, parang ang dami mong parang nakakatawang mga experiences ng mga tao, pero hindi nangyayari siya eh. And ang sarap sa pakiramdam na sa pains nila or sa struggles nila in life, na gusto nilang tulungan mo sila, na pati ikaw, nai-inspire ka, and hindi mo na-imagine, parang natutulungan mo rin pala yung sarili mo. Parang nakaka-recover ka, ang dami mo rin, dahil sa mga sinasabi mo, parang mapapaisip ka, na parang okay yung mga sinabi kong yun, ba't di ko i-apply sa sarili ko? So, hindi lang siya pagbibigay ng advice sa ibang tao. Alam ko, in a way, natutulungan ko din yung sarili ko. Kaya hindi siya nakakapagod gawin at all. Kaya natutuwa ako. Yun yung sinasabi ko. Natutuwa ako na kahit pa paano may mga nag-reach out sa akin and feeling ko nakakatulong ako and nagtutulungan lang kaming lahat. Nah. Ito niya sa akin yung love life niya. Tapos ang bibigyan ka ng advice. Okay, hindi ko siya kilala pero sige, game. Ay nako, mag-ready ka na dahil sunod-sunod yung mga projects mo na ganun, parang ang love guru. So mukhang kahit saan ka magpunta ngayon, tatanungin ka ng mga tao about love. Okay, eto na, next.